Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay mag-aaral po muli ng salita ng Diyos. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay humingi ng guidance sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin sa oras na ito na gabayan niyo po kami sa pag-aaralan po namin ito, Panginoon, na yung salita. Tago niyo po ako sa iyong likuran at ganoon din po yung mga manonood, Panginoon, yung mga nanonood, O Diyos, na bigyan mo kami ng kaunawaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa po, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ngayon, natapos po yung mga naituro po ng mga pastor po natin na kapag ikaw ay naitutuwid ng Diyos, meron pong yung mga tinuro po ng mga nakaraan po na pastor po natin ay nawa po ito ay nai-apply po natin sa buhay natin. Amen po. Ngayon, kapag tayo po ay pumapayag na dumaan sa pagdidisiplina ng Panginoon, marami pong benefits ito sa atin. Amen. Ang isang ama na mabuti sa atin ay kaya niya tayo dinadaan sa pagtutuwid ay para na rin po sa kabutihan po natin. Para na rin, dahil alam ng ama, alam po ng ama kung ano yung ano po yung makakabuti sa atin. Amen po. Sabi niya po dito, dito po yung last part po ng topic natin na kapag ikaw ay naitutuwid ng Diyos. Sabi po dito sa Job chapter 5 verse 27, mga ito'y siniyasat at pawang katotohanan, kaya ito'y tanggapin mo para sa iyong kabutihan. Ngayon po itong verse na to, alam naman po natin, ang kwento po kasi ni Job, siya ay dumaan sa matinding pagsubok. Ngayon, nawala po yung lahat ng mga bagay sa buhay niya, lahat ng mga mahal niya sa buhay ay nawala, mga ari-arian ay nawala dahil siya nga po ay dumaan sa pagsubok. Amen po. Ngayon, ano po ang reason ng pagdaan ni Job sa pagsubok? Ito ba ay dahil sa siya ay nagkasala kaya siya ay dinidisiplina ng Panginoon? Ngayon, nakikita, alam po natin na ang kwento niya na meron po, sinasabi po dito sa Bible na kapag tayo po ay nagkasala, tayo ay nagkamali, tayo ay itutuwid ng Panginoon. Amen po. Pero kapag tayo naman po ay may mga time na tinutuwid tayo ng Diyos kahit hindi po tayo nagkakasala. Amen. Tulad po ni Job, siya ay tinutuwid ng Diyos dahil ang gusto ng Panginoon ay dalisayin yung mas dalisayin pa yung pananampalataya niya at para mas mapalitan pa ng mas maganda ang bagay na yun. Amen po. Kung makikita po natin sa titignan po natin sa ibang version, ang meaning po ng sabi po dito ang ito'y siniyasat at pawang katotohanan. Kung titignan po natin sa King James, sa Amplified at sa ESV, ang translation po dito ay we have searched it. Ngayon sa NASB naman po, we have investigated it. Sa NLT, we have studied life. Ngayon makikita po natin na yung word na ginamit po dito, yung siniyasat, we have searched it and investigated and studied, ito po ay hindi lang ito po ay napatunayan. Ito ay na-experience. Amen. Yan, kung uunawain po natin yung pagdidisiplina po ng Diyos sa atin, makikita po natin magkakaroon tayo ng wisdom. Ano po ba yung wisdom po nito? Alam niyo, ito po yun eh. Kapag alam na natin yung katotohanan, napakinggan na po natin yung pagdidisiplina, yung katotohanan, ito po yung salita ng Diyos at ito po yung correction ng Diyos sa atin, pagdidisiplina niya sa atin. Ngayon, kapag nakita po natin yun, kailangan po natin i-apply sa buhay at dun po natin magigain ang wisdom. Amen po. Meron po akong nakitang post na ang Holy Spirit ay hindi lang magmamanifest sa iyo yung dancing or singing in the Spirit, kundi makikita yan sa buhay mo. Amen. Magbubunga po sa atin yan. Ngayon, ito pong pagkokorek ng Panginoon o yung pagdidisiplina ng Diyos sa atin,
ay pinapatunayan lang, pinapakita lang po na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Ang isang mabuting magulang ay hindi nagkukulang ng pagdidisiplina sa mga anak niya. Ngayon, kahit ang anak mo naman po siguro ay mabait, ipapadaanin mo pa rin po yan sa pagdidisiplina dahil meron kang gustong mangyari sa buhay niya or ito yung gusto mo sa kanya pag lumaki siya. Amen po. Ngayon, ang Diyos, tayo ay pinapadaan sa pagdidisiplina na kung papayag po tayo, mangyayari ang gusto ng Diyos sa atin. Mangyayari yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen po. Tayo dapat ay maging isang tupa na payag lang dapat tayo na kapag tayo ay dadalihin na sa slaughterhouse. Amen. Nakakita na po tayo nun. Ang tupa daw ay kapag dinadala sa slaughterhouse ay hindi pumapalag kundi pumapayag lang. Kahit anong gawin sa kanya. Dapat po tayo isang maging maamong tupa na kapag dumadaan sa pagdisiplina ay payag lang po tayo. Amen po. Kailangan nandun po yung obedience sa atin. Ngayon po, ang pagdidisiplina ng Diyos ay tulad nga po sabi ko kanina, hindi dahil sa may nagawa tayong mali, dahil kundi mahal tayo ng Diyos. Kundi gusto lang ng Panginoon na magmanifest sa atin yung blessing na matatamo ng isang tao na dumaan sa pagdidisiplina. Amen po. Ngayon po, ito po kasi, si Jesus po, na kahit siya ay Diyos, siya ay perpekto, alam niyo po ba, mismo siya ay dumaan po sa pagdidisiplina ng Diyos. Marami po siyang napagdaanan na kung hindi niya po napagtagumpayan, ngayon po, hindi po natin makuha o hindi po natin, wala po yung kaligtasan sa atin ngayon. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan po natin dumaan sa pagdidisiplina, hindi dahil sa pinaparusahan tayo ng Diyos or hindi dahil ito po ay para po makuha po natin or matanggap po natin yung blessing. Kasi ang sabi po sa Santiago, magalang ka kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok dahil pagkatapos nito ay tatanggap ka ng corona. Amen. May koronang kapalit ang mga tao na pumapayag na dumaan sa pagdidisiplina. Amen po. Yan, ito po yung pangako ng Diyos sa atin na kapag tayo po ay dumadaan sa oras ng pagdidisiplina. Ano po yung pangako ng Diyos sa atin? Alam niyo po, kapag tayo dumadaan sa pagdidisiplina at pag pumapayag po tayo, dito po natin mas mapapatunayan kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. At na siya ay ama, siya ay magulang natin, na siya ay God is sufficient. Amen po. Dahil hindi po, ang pagdaan po sa pagdidisiplina ay hindi po ganun kadali. Amen. Kapag tayo ay dinisiplina po tayo ng magulang natin, ng pastor po natin, o ng mga leaders po natin, diba minsan ayaw nating marinig yung mga kasi masakit ang pagdidisiplina. Amen po. Minsan maririnig mo yung kasi yung totoo, amen po. And the truth will set you free. Ngayon yung pagdidisiplina po ng Diyos sa atin, ngayon meron pong pangako ang Diyos sa atin. Ano po 'yun? Sa oras na dumadaan po tayo sa pagdidisiplina, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Akala po natin kapag dinidisiplina tayo ay may time na sobrang mahihirapan ka, pero never kang iiwanan ng Diyos. Amen po. Never kang papabayaan ng Diyos na kapag dumaan ka dyan, sasamahan ka niya. Ngayon po, papatunayan po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Meron po dito sa Malakay chapter 3 verse 3 at dito ko po i-end yung topic po natin. Sabi niya po dito, darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. I-close ko po dito sa isang kwento. Ngayon, meron po isang grupo ng mga kababaihan na sa Bible study,
pinag-aaralan po nila itong Malakay chapter 3. At na-focus sila dito sa Malakay verse chapter 3 verse 3 na nagtataka sila bakit inihalin tulad ng Biblia ang Diyos sa isang nagdadalisay ng ginto at pilak. Amen. Kung sa English ito ay silver smith or gold smith. Ngayon meron pong isang babae na nagpresenta na sabi niya, sige, ako ang aalamin ko kung bakit inihalin tulad ang karakter ng Diyos sa isang gumagawa ng silver. Ngayon, dahil sabi niya, meron akong alam na gumagawa ng silver, kaya pupunta ako doon at aalamin ko kung ano ang meron. Ngayon, nung pagpunta niya po, kinausap niya yung gumagawa ng silver at nagtanong-tanong siya kung yung proseso ng paggawa ng silver. Ngayon, sabi po ng gumagawa, panoorin mo na lang ako para makita mo, para malaman mo kung paano yung proseso ng paggawa ng silver. Ngayon, nakaupo silang dalawa, yung gumagawa po ng silver, hawak niya, meron siyang isang gamit na para hawakan niya lang yung silver habang dinadaan niya sa apoy, habang dinadalisay niya po sa apoy. Ngayon, nagtanong po itong babae, hanggang kailan mo hahawakan yung silver? Ngayon, sabi po nitong gumagawa, kailangan kong hawakan itong silver sa buong proseso na dinadaan niya sa apoy. Na kung saan ay yung apoy ay mas higit na ilang ulit na pinainit para mas dumalisay pa yung silver or yung ginto. Ngayon, naisip niya, kapag tayo pala ay dinadalisay ng Diyos, dinadaan niya tayo sa apoy o dinadaan niya tayo sa pagtutuwid, sa pagdisiplina, hindi tayo binibitawan ng Diyos. Tayo ay hawak ng Diyos na alam niyo po yung nakita niya, yung naiinitan yung silversmith, pero hawak niya pa rin yung silver habang sinusunog niya po ito. Ngayon, ang sabi po ng silversmith, at ito pa, hindi ko pwedeng iwanan itong silver dahil kapag iniwanan ko ito, madadamage. Kinagkaroon ulit ng idea ang itong babae na sabi niya, kaya pala hindi tayo sa oras ng yung point na yon ay hindi tayo bibitawan ng Diyos dahil ayaw niya rin na madamage tayo. Amen po. Kaya ang Diyos, kapag idadaan niya po tayo sa pagtutuwid, hindi ka rin niya yung hahayaan na masira ka, kundi ang pagtutuwid ay para sa ikakabuti po natin. Meron pong huling tanong yung babae, paano niyo po malalaman kung okay na po yung silver, kung pwede na siya? At sabi nung silversmith, sabi niya po, madali lang yan. Malalaman ko na kapag pwede na itong silver, kapag wala na yung mga impurities niya, kapag ito ay matatawag mo ng pure silver, kapag nakikita ko na yung image ko dito. Amen? Diba napakaganda po nung kwento na pinapahatid po dito na kapag makikita natin tapos na yung pagdadalisay sa silver kapag nakita na ng silversmith yung image niya sa silver. Amen? Ngayon, ang purpose ng Diyos kung bakit niya tayo tinutuwid ay para makita yung image ng Diyos sa atin. Amen po. Ngayon sa tayo po, sa mga dumadaan po sa pagdidisiplina, sa pagtutuwid, tayo po ay maging willing lang, maging payag lang po tayo. Dahil in the end, makikita po sa atin ang image ng Panginoon kapag napagtagumpayan po natin ang mga bagay na to. Amen po. Maging humble lang po tayo at akunin po natin yung mga advice ng mga spiritual leaders po natin at yung salita po ng Diyos ay kunin po natin at gamitin po natin, isapamuhay po natin dahil tayo ay magtatagumpay. Amen. Maraming benefits ang pagpayag sa pagdaan sa pagtutuwid ng Panginoon. So, ayun lamang po ang maishishare ko po sa inyo. Tayo po ay yumuko muli at manalangin. Panginoon, dalangin po namin sa oras na ito, O God, na pagpalain niyo po ang bawat isa. At Lord, gawin mo kaming obedient, O Lord, at maging payag kami, Panginoon, sa lahat ng pagtutuwid na ginagawa mo sa buhay namin, O Diyos. Kahit sa oras na kami magkamali, Panginoon, i-correct niyo po kami, O Lord.
At hanggang sa makita ang image mo sa amin, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa at ingatan mo po kami, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, minsan pa po, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. At tayo po ay yan, pagpalain po tayo at keep safe po sa bawat isa.